Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ngang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng
Espiritu. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pang pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutiin ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikda ng lahat sa kaniyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay ebanghelyo ng pagdesisyon o prioritizing. Marami sa ating karanasan na nawawala na ng priority, na napapalitan na ng mga ibang bagay kesa kung ano yung dapat at kung ano yung mabuti. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating poon upang tingnan kung nasaan na tayo ngayon. Sapagkat tunay na kung tayo'y sumusunod sa Diyos, ang Diyos ang dapat na una at ang Diyos ang dapat na priority sa ating buhay. Sapagkat ang hindi maaring maging alagad ninuman kung hindi niya tatalakdan ang kaniyang buhay. Ibig sabihin po ay uunahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi tayo magiging alagad niya kung mayroong mas una at mas puno ang puso kesa puso ng Diyos. Kailangan ang parte ng ating puso ay 99% sa Diyos at 1% sa iba. Kung maaari lamang, dahil hindi maaaring maging alagad ko ninuman ang umiibig sa kaniyang ama at ina. Huwag niyo pong misinterpret ang sinabi ni Jesus. Gusto lamang niyang sabihin na ang pag-ibig sa pamilya ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan kung alam nating umibig sa Diyos ng tama. Ang pagkilala sa pamilya ay kailangang magkaroon ng kabuluhan
kung mas kilala natin ang Diyos dahil ang Diyos ang pinag-uugatan ng tunay na pag-ibig at pagtanggap. Magiging sinungaling tayo kung sa ating pamilya ay tayo ang dahilan ng pagkawatak-watak, tayo ang dahilan ng pagkasira, tayo ang hindi bumubuo nito, pero naniniwala ka sa Diyos, nagdarasal ka sa Diyos, nagdedebosyon ka sa Nazareno. Pero bakit ang debosyon na yon? Bakit ang dasal na yon? Bakit ang pagmamahal na yon sa Diyos na meron ka? Bakit hindi natin kayang madala sa tunay na kasama natin sa araw-araw? Kaya nga po ating bigyang linaw ang priorities ng ating sarili para malaman natin na ang pinanggagalingan ng lahat ay walang iba kung hindi ang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagpapatawad. Isang bagay ang dapat nating matandaan na ang pagmamahal na meron ako ay kailangang palaging nakaugat sa pagmamahal ng Diyos. Ang bagay na meron ako ay dapat laging nakatuon at nakaduktong kung ano ang plano ng Diyos sa akin upang maliwanag kong makita kung ano naman ang kaniyang plano para sa iba. Kaya tayo na nagbabalak magtayo ng tore, tayo na nagbabalak na sumugod sa laban, atin munang titingnan kung sapat na ba ang pag-ibig na meron ako, sapat na ba ang aking kaalaman sa Diyos, sapat na ba ang aking connection sa Diyos, kaya ko na bang tumayo na mayroong dalang pag-ibig at aral ng Diyos. Palagi tayong ibinabalik ng mga salita ng Diyos sa isang katotohanang tayo ay makakagalaw lamang kung ang Diyos ang siyang ating sandigan. Sana po sa paglalakbay natin sa araw na ito, anuman ang ating tahakin sa araw na ito, anuman ang ating pangarap, anuman ang ating iniisip, anuman ang ating plano, anuman ang ating hinihiling, iugnay natin sa Diyos, iugnay natin sa Kaniyang plano para makita natin kung ano ang mabuti para sa kinabukasan. Huwag nating ipilit kung ano ang ating gusto, bagkus hayaan natin ang Diyos ang siyang magbigay ng inspirasyon dahil ang Diyos ay palaging magdadala kung saan ang tama at kung saan ang mabuti para sa atin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap,
naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. On the day that I called from the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. From the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre,
Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdangang bunga ang aming ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong katatagang loob po naming pinapanalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.